mga Batanners of, ako nga pala si Herwin ng Batanners of, at meron naman akong bago ipapakita sa inyo. Pero sa pagkakataon na ito, hindi muna airsoft ang ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinaka nakaka-enjoy na rifle natin. Kaya nakaka-enjoy kasi nakakabawas doon ng peste. Ito yung ginagawin natin sa pagbawas ng mga pesteng daga. Papakanalman no sa buwit. Ito na, handa na ba kayo makita? Yan. Ito nga pala yung airgun natin. Ito ay isang CO2 type airgun. Ito ay gawa ng Squires Bingham o yung mas kilala na natin ngayon na Armscor. Sa panahon ngayon na hindi na gumagawa ang Armscor o yung Squires Bingham ng mga airgun. Puro mga firearms na yung ginagawa nila. Kaya itong Armscor na to, wala na kayong makikita na binamas produce nito o yung pinuproduce ng Armscor, wala na. Yung mga dating pinuproduce na lang ang makikita nyo. Kaya napakabihira na. Tapos sa itong Armscor din ang isa sa pinaka ito lang ata yung iisang gawa din sa Pilipinas ng isang malaking kumpanya. Yun nga ng Armscor. Kasi yung ibang gawa dito sa Pilipinas ay gawa na ng mga backyard maker natin na tinatawag. Sila yung mga manggagawa ng airgun na quality naman pero gawang bahay lang, gawang shop lang. Hindi yung malaking ang kumpanya na tulad ng Armscor. Pero hindi porket backyard made lang yung mga airgun na ginagawa nila hindi na maganda. Napakaganda talaga pagkagawang Pinoy. At isa na nga sa magandang gawa ng Pinoy, itong Armscor na to. Ito ay nilagyan natin ng 3-9x40 na BSA scope. Sapat na itong scope na to para sa isang CO2 type airgun para magamit mo ng maayos sa target mo. Napakagandang gamitin na to. At ang BSA din, isa rin sa magandang brand yan pero mura. Tapos ginamitan naman natin siya ng quality flashlight. Itong flashlight na to ay hindi generic. Ito ay branded flashlight na gawa ng Midomi. Isa sa mga umuusbo ngayon na manufacturer ng flashlight. Napakaganda ng liwanag ng flashlight na to. Ito ay 1000 lumens sa kanyang high mode. Tapos 200 lumens sa kanyang secondary mode. Tapos may strobe din siya. Napakasimple ng UI ng flashlight na to. Kaya napakagandang gamitin at napakadali i-operate. Kahit yung second mode lang na low lumens na 200, kitang-kita mo pa rin yung target mo. Mas power saving siya kasi 200 lumens lang yung ginagamit mo. Pagka gusto mo naman talaga na mas maliwanag, yung parang nagiging umaga na yung gabi, gamitan mo ng 1000 lumens. Napakaganda ng beam nito, mix ng flood at throw, yung Midomi A6 na to. Kaya kitang-kita mo dito sa scope mo pag binuksan mo yung flashlight na to, yung nagiging target mo. Yeah. Kahit na anong dilim ng kagubatan o ng mga kanal-kanal dyan, kitang-kita natin yung mga daga. Plus pagka naliwanagan mo pa ng nasilaw pa sa liwanag ng flashlight mo, hindi na nakakatakbo. Kaya napakadaling matamaan. At meron din tayong pellet holder dito sa may kanyang ilalim ng bat niya. Sa may kanyang sling. Ito yung para mas madali natin makukuha yung pellet na nilagyan natin ng pellet holder. Para di na natin kailangan kumuha pa sa box pagka oras na magre-reload tayo. Ganito nga pala yung bala ng airgun. Para sa hindi nakakalam kasi akala nila iisa lang yung airgun at airsoft, magkaiba po sila. Tulad nyo nang nasabi ko sa nakaraang video, magkaiba nga sila. Ganito ang bala niya, ayan. May butas sa gitna yan, gawa sa tingga. Kaya napakadelikado, pero kailangan na maging responsable tayo sa paggamit nito. Na kahit na ganito lang yung bala nito, delikado pa rin talaga. Kahit nasabi natin na pang-ibon, pandagalan to, napakadelikado pag tumama sa balat ng tao. Ayan nga pala yung bala niya. Ayan yung pellet na tinatawag. Ayan. Hindi bibis yung bala nito na katulad ng sa mga airsoft. Ganito ang bala niya pellet. Tapos dito kinakarga ang hangin niya, yung CO2 niya dito kinakarga gamit yung mga tangke natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng tangke. Ganito yung itsura ng tangke ng CO2. Medyo kalawangan na yung tangke natin na to, pero napakaganda rin ng tangke natin. Ilalagay mo lang siya dito. Yan. Tapos iikot mo. Pag iniikot mo yan, bubuksan mo na ito. Ganyan ang pagkakarga ng CO2 type na airgun. Marami rin klase ng airgun. Hindi lang yung mga CO2 type o yung ginagamitan ng ganun tanke yung pinakita ko. Meron din tayong tinatawag na brake barrel o yun yung mga binabali yung barrel dito. Pag binali mo, bali parang umaga sa airsoft, parang spring type siya. Spring ang nagpapaputok sa kanya. Yun, spring din yung nagpapaputok sa kanya. Binabali yung barrel niya. Hindi na siya kailangan gamitan ng CO2 kasi doon nagagaling sa spring yung power niya. Tapos meron yung foot pump na tinatawag. Yun yung mga meron dito sa dulo na
parang tapakan para patapakan mo yung saka mo, ipapump yung airgun mo para magkarga siya ng hangin. Ayun yung mga sinuunang uri ng airgun, yung mga foot pump. Ang kagandahan nun, kahit nasa kabunduan ka, maubusan ka ng hangin, eh, hindi mo na kailangan na maghanap pa ng hangin. Magagamit mo pa rin yung airgun mo, basta may bala ka. Kasi nga, sa pagpapump ng foot pump mong airgun, nanggagaling yung hangin. Tapos ito nga yung CO2 type. Tapos meron pang isa yung pinakamagandang klase naman ng airgun na yun, yung mga PCP. Ayun yung may mga akala nyo, pambomba ng bike na, kung ano tura na pambomba ng bike, parang ganun din. Pero mga high pressure pump yun. Ginagamit na ng mga high pressure pump yun para magkarga ng hangin. Nakagandaan nun, hindi mo na kailangan magpakarga pa sa CO2 kung saan-saan. Kasi natural air yung ginagamit niya, tapos kinocompress niya sa tangke ng airgun mo. Mas malakas rin siya sa CO2 type, pero mas mahal nga lang siya. Ngayon, ito yung mga common type ng airgun, yung CO2 nga. Mas marami ka makikita dito sa mga tuloy-tuloy na namamaril ng mga isda, nagtitiksay. Gamit yung CO2 na airgun. Kasi mas mura na. Di pa ganong, kumbaga budget friendly, pang masa yung CO2 type. Yan. Okay na, te-testing natin to yung CO2 airgun natin na gawa ng Armscore o ng Squires Bingham. Papakita ko sa inyo kung gano'ng nga ba kaganda tumama to. Kasi di pa nagamit to pang tiksay itong baral ito. Kasi pagka ginamitan mo na ang tiksay ito o yung bala na pang isda, mawawala na yung ganda ng tama niya pagka binalahan mo na siya ng pellet. Kasi nga magagasgas na yung groove ng baral niya. Kaya kung gusto mo yung airgun mo pang ibon mo lang, pang daga mo lang, huwag mong gagamitan ng tiksay. Kasi nga pagka yan na muna, bali-bali ko na yung tama niyan. Lalo pag ginamitan mo yung scope, pwede sa malapit. Tatama pa rin naman siya, nasa inyo lang. Kaso, hindi na lang siya naka, hindi na lang maganda yung groupings niya. Kasi nga, ginamitan mo ng tiksay, na wala na yung ganda ng barrel niya. Sana matesting natin ito, try natin itesting sa daga. Wala pa kasi tayong scope mount sa cellphone holder para sa scope. Para magamit ko sana, makakita ko sana sa inyo, mga video natin yung pagbaril natin sa daga. Wala pa kasi, kaya susubukan ko, pero susubukan ko pa rin na gawa ng video. Okay na, ipuputok mo natin to. Ipapakita ko sa inyo kung gaano nga baka kaganda tumama itong Squires Bingham natin. Isa sa mga quality airgun dito sa atin sa Pilipinas. Ganito ang pagdaload ng bala sa kanya. Ba tatlong lata, napakaganda tumama. Mga kapatan airsoft, ito yung naging tama ng airgun natin sa lata, yan o, tagus-tagusan. Ito yung ito yung entry wound, ito yung exit wound. Napakalaki nung naging butas. Ito may na-recover tayo dito na pellet. Ayan yung naging itsura ng pellet o, nadurog. Ayan mag-focus, ayan nadurog o. Tatlong tama tinama, tatlong lata tinamaan natin. Butas lahat, tagus-tagusan. Ganda ng pagkakasiro natin dito sa airgun na to. Yan o, exit wound, entry wound, exit wound.
Oh, yun mga kabataan ng Airsoft, maraming salamat sa panonood nyo. Sana kahit papaano eh, naaliw kayo sa munting review natin dito sa Squires Bingham na CO2 type airgun natin. Napakaganda tumama nito. Maraming salamat sa panonood nyo mga kabataan ng Airsoft, kahit na hindi naman tungkol sa Airsoft itong na-review natin ngayon. Pinakita ko lang sa inyo yung kagandahan ng CO2 type na arms core o yung Squires Bingham na air rifle natin na pambawas natin ng pesting daga. Maraming salamat. Bye-bye!